Hello mga katoots, for today's video, ito yung patient ko na 14-year-old girl na nako-conscious na sa smile niya since kung makikita nyo, may mga white spot at yellow stain ang ngipin niya sa harapan. Kaya ang gagawin ko sa kanya ay direct composite veneer at pasta sa ibang ngipin. Unang procedure na ginawa ko ay preparation. Nagbawas ako gamit ang burr ng buong labial surface dahil may mga white spot at saka yellow stain ng buong labial surface ng tooth number 21. Ito yung left central incisor. Drenay ko yung area. Nilagyan ko ng etchant, ito yung pamparaffin sa tooth surface para mas kumapit yung pasta na ilalagay natin. After 5 to 15 seconds, wash and dry tayo ng etchant. Nagbanding agent na rin ako dito. Next natin is pinapastahan na natin, pinapack natin yung composite restoration dun sa cervical area ng tooth number 22, ang left lateral incisor. Then light cure para tumigas yung pasta na nilagay natin. Then move na tayo sa tooth number 21, naglagay ako ng bonding agent. Then nilagyan ko ng celluloid strip para hindi dumikit yung pasta doon sa katabing ngipin. Start na tayo mag-fill or mag-pack ng pasta. So sobrang mabusisi ito dahil buong structure na ng facial surface ang papastahan natin. Kaya tinawag ito na direct veneer. Dahil direkta natin pinapastahan gamit ang composite itong tooth number 21. So yan, by increment siya nilalagay para mas kumapit at mas maging matibay itong ating direct veneer na gagawin dito sa ngipin na to. Sinusigurado din natin since harapan tong ngipin, yung direct veneers na ginagawa natin ay dapat kakulay siya dun sa katabing mga ngipin sa harap. Then nilalight cure natin para tumigas yung nilagay nating pampasta. Since harapan to ng ngipin, kailangan talaga na yung dentist ay very artistic para mas maging natural tingnan ang ngipin na ginawa nating direct veneer dun sa katabing mga ngipin. Then gagamit tayo ng finishing na burr para matanggal natin yung excess na composite at mapantay natin yung laki at yung pagka-flatten ng labial surface ng ating tooth number 22 dun sa katabing ngipin na tooth number 101.
Originally, dalawa lang talaga ang ipapapasta ng patient. Pero since natuwa siya dahil natural tingnan ang ginawa ko sa dalawa niyang ngipin, pinagawa niya na rin yung dalawa niyang ngipin na mayroong white spot sa cervical area. So same procedure lang din, preparation, babawasan or tatanggalin yung white spot dun sa area ng cervical. Dun sa tooth number 2-1 muna tayo, ito yung right central incisor. Dun sa pagbabawas, nilalagyan din ng retention para mas kumapit yung pasta na ilalagay. Then, yung next naman, yung tooth number 1-2, ito yung right lateral incisor. Then, ayan, maglalagay na ulit ng celluloid strip para hindi dumikit yung pasta dun sa katabing ngipin. Dito gumamit ako ng silicone na brush para ma-distribute sa cervical area ng labial surface ang composite na nilagay natin. Vanilla light cure lang din para tumigas ang pasta na nilagay natin. Then move sa tooth number 1-2, same procedure, etch, band, at saka lagay ng composite, light cured para tumigas yung composite or pasta na nilagay natin. Final finishing at polishing na tayo ng mga napastahan natin at ginawa nating direct veneer. So gumamit ako ng composite trimmer para matanggal yung mga excess na composite, mapagpantay yung labial surfaces at saka yung height ng ating ginawang direct veneer doon sa kabilang ngipin para magmukhang natural siya at parang walang nangyari. Pinapolish din natin na maigi ang ating pinastahan para masigurado natin na smooth at makintab ang ginawa nating pasta at direct veneer para hindi kapitan ng mga stains. Para ma-achieve natin ang natural looking, hindi halatang napastahan natin at nag-direct composite tayo dito sa ngipin ng ating patient. So ito na yung before, may mga yellow stain at saka white spot cavities ang harapan ng ngipin ng patient. Ngayon, ito na yung after. Ang ganda na ng ngipin ng ating patient, pantay-pantay na yung color, confident na ulit siya mag-smile. Thanks for watching! Halo, halo, halo mga katuts!